This is the Dolmer apparatus for wrapping dolma stuffed cabbage. So, stuffed cabbage, yung dolma ang tawag nila doon, dolma. I'm not sure kung Turkish ba, something Turkish food, yung dolma. So, eto, try ko lang nito kasi nakita ko ginagamit nila sa paggawa ng Shanghai. So, try natin din. So, itong item na to, kung mapapansin nyo naman, basic na plastic lang siya. Tapos, silk lang tong telang nasa ibabaw niya, madulas. So, ang principle niya, from right to left, ipupush mo lang yung kulay blue na slider para mag-roll kung ano man yung nilagay mo. So, sabi nito, dolma siya for dolma o so cabbage dapat ang ilalagay mo. Sa atin, ilalagay natin is yung Shanghai wrapper. So, nakikita ko kasi sa ibang YouTube channel na Shanghai wrapper ang ginagamit nila. Ginagamit nila ito doon. Pwede naman. So, try lang natin kung recommended ba na gamitin to item na to. Kung mapapabilis ba ang trabaho natin pag gumamit tayo nito. Kasi diba ang Pinoy sanay kinakamay lang siya, mabilis. So, ito, mukha namang maganda yung pagkakagawa niya. Simpleng plastic lang, napakasimpleng device. Ang tanong lang, effective and efficient ba siya pag ginamit natin? So, pwede kasi effective siya, yung meaning nagagawa niya yung kailangan mong gawin. Pero ang tanong, mas mabilis ba kesa sa hand rolled? So, binili ko to kasi bihira lang naman kami mag-Shanghai. Tatry lang namin. So technically, ang training namin sa paggawa ng Shanghai ay yung hand rolled lang. So, titirin na natin dito. Parang ang ganda kasi niya. Diba? Pag, alam mo yung mga sa home TV shopping, pag pinapanood mo, bakit sila ang galing-galing gumawa? Tapos pag ikaw na, hindi mo kaya. O, ang pangit. So, baka ganito din tong item na to. So, binili ko siya para itry. Tapos, review natin kung maire-recommend ba natin bilhin nyo din. So, kung mapapansin nyo, doon sa dulong-dulo, may tinutusok akong yung pinaka, ano niya eh, groove. May groove siya doon sa ilalim. Parang doon may ilalagay yung stop na, doon may ilalagay yung mga giniling pag nailagay mo na yung pinaka-wrapper. So, try na natin dito. Ito na yung wrapper. Yan, try na tayo. So, lagay natin yung wrapper. Tinusok-tusok natin doon sa butas. Ulitin natin. Ang pangit. So, sorry sa camera. Hindi magandang cameraman ko. Yung kulit eh. Hindi ko. So, yan. So, lagay natin. Isang kutsara na giniling na chicken yata itong inan namin eh. So, tusok natin doon sa butas. Pasok natin siya doon. Then, pag nandun siya sa loob, wrap natin siya ng maayos ng konti. Yan. Yung kanyang wrapper. So, roll natin. Oops. Nag-roll naman. Yan o. Oh. Okay naman siya. Ito malinis. Maganda. So, trial to tayo. Ulitin natin. Kuha tayo ng wrapper. Lagay uli natin doon sa dolmer. Ayusin lang natin ha. Ang hirap mag-ayos. Hindi mo alam ko saan ba. Then, kuha uli tayo sa kutsarang yun, chicken. So, tusok natin doon sa loob sa pinakabuta. Sulog natin kasama yung wrapper. Then, tupi natin. Mas maganda kayo tutupi mo na maayos eh. Yan. Yan. Saka yan. Then, saka natin i-roll uli. Oops. Okay. Okay naman. Pero dito parang naparami yung feeling. Yung chicken na giniling. So, may lumabas. Sa pauli. Gawin natin. Yan. Lagay ulit tayo. So, kung magpapansin nyo, nilalagpas ko dun sa pinaka-guide niya. Para pag nilupi mo siya. Pag pinasok mo yung kare sa loob, pag nilupi mo, makokabera mo siya. Yan. Tupi. Tapos yung nasa ibabaw, tutupi ko papasok doon sa loob ng pinakabutas. Then, iro-roll. Yan. Ito, okay din naman. Kaso, sumobra din.
marami din laman karne pumotok. Yan, ngayon. Ilang ulit kung namin ginawa yan, magagawa mo naman siya. Kukuntian mo, trial and error, maayos mo siyang gawin. Pero ang problema lang, in the end of the day, hindi siya advisable. Mas mabilis pang hand-rolled mo na lang kesa gumamit ka nito. Pero anyway, 150 lang siya. So, from time to time siguro magagamit ko siya. Pero sa ngayon, balik tayo sa basic. Okay? So, until next time, bye-bye!